What's up mga call? And for this video mga call, na quick update lang tayo. Nandito tayo ngayon sa Iligan. So natadali sa Iligan karon, Iligan City, which is 100 kilometers from Cagayan de Oro City. So visit lang tayo diri, then nag-kuambo ta sa atong fuel consumption, no? Actually, ang fuel consumption nato is so money atong fuel consumption mga call, no? So 6.3 liters, no, for 102.6 kilometers. So muna siya ang kalayon gikan sa Cagayan de Oro, mayon diri sa Iligan City, no, at approximately kay wala man kita kabalo as that bit ang end-to-end point, no, diri sa Iligan City. So muna tong kuan mga call, equivalent to pila man siya, so nasa mga 17 or 16 liters, no, naka-easy pagidana, no, aircon pagidana. So amazing kayo kay dili nga ni ang ato ang fuel consumption before, no, nasa mga kumaka-easy ta nasa mga 11, no, 11 kung mag-travel taglagyo, 11 to sa mga 11 ang liters, no, ano, 11 kilometers per 1 liter, no, ang ato ang ma-consume, no, pag mag-travel ta. Pero karon is 16 point or 17 something kilometers per 1 liter. So meaning to say nagka-tipid ang atong unit. So nganuman na of course nagikan ta nag PMS, no, bago lang ta naka PMS, so na hinduan ang atong fuel injector, no. And then isa po daan na is ang atong ang scanner, no, nag fuel ratio calibration ta, no. So patanan ako sa inyo unsaon ang fuel ratio calibration. So siyempre dire na siya sa kuan, sa scanner. Wait lang ha. Yan. So pakitaan lang nito ang system. System. Ano, dili ni siya mao, balik ta. OBD set. OBD para set. Tara. So naadiri, no, makita nimo ang fuel calibration ratio. So naka 7.70% ta. Before mga call is nasa 1%, no, 1% na siya nga set na, pero atong i-adjust to 0.70, so nahimo na siyang eco mode. So eco mode na siya 0.70, no. So nagi siya'y result, no, may pagbabago talaga siyang nangyari, no. Before, no, sa mga hindi tayo naka hindi tayo naka aircon, no, hindi tayo naka AC, umabot ng 12 to 13, no, approximately. So mga ganyang dyan na pumapalo yung fuel consumption natin. Pag naka AC tayo is nasa mga 11, no, kilometer per liter. So ngayon naka AC tayo from Cagayan de Oro to Iligan, so pumatak 16 to 17, no, liters, no. So isa din yan, yun siya yung fuel calibration ratio. At saka yung pangatlo mga call is during sa PMS natin with Sir Jonel, no, may gi-bypass siya sa throttle body, which is also nakakontribute, no, na maging tipid yung unit natin. Hindi ko alam kung ano yung tinatawag niya, basta sa banda sa throttle body may gi-bypass siya na something, no. So kung gusto niyo magpa-bypass, no, para magtipid yung ano niyo, yung konsumo sa gasolina, lapit lang kayo kay Sir Jonel, no. So yun na mga call, ang quick update natin sa fuel consumption natin, no. So yun siya, no, malaki yung pinagbago ng ano natin, fuel consumption ngayon. So ano na tayo, confident na tayong mag-easy-easy ngayon, AC-AC, no, mag-aircon, lalo na pag mainit, no. So ang tanong is accurate ba siya itong scanner? So feeling ko naman mga call is accurate siya, kasi tignan nyo naman yung ano natin, odometer natin kanina, nandyan pa yan sa ano, sa gitna ay yung ano natin, fuel gauge natin dito sa panel natin, no, dyan siya sa gitna kanina. So kung titignan natin, 6 liters yung nakuha. So accurate talaga siya na ganyan, dyan lang siya, dyan yung ano niya, guhit niya. So yun lang mga call, and don't forget to like and subscribe
para updated kayo sa mga videos natin na kagaya nito. Ingat!